Hi! Magandang araw sa inyong lahat! Andito na naman po ang nag-iisa ninyong Mama Mia para sa isa na namang panibagong kwento na ihahatid ko sa inyo ngayong araw. Bagong ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga nandito ngayon at nakikinig pa rin, nanonood pa rin ang ating mga kwento. Maraming salamat, lalong-lalo na yung mga mula umpisa hanggang dulo ng kwento ay tinatapos talaga. Maraming salamat po. Lalo na yung mga hindi nagsiskip ng ads. Thank you so much for supporting this little channel of ours. Maraming salamat po. And syempre, bilang ganti ng inyong pakikinig at walang sawang pagsuporta dito sa ating channel, nako, nais ko kayong batiin lahat, pero alam kong hindi ko naman kayang gawin yon dahil limited ang ating time. So kung sino ang mababati ko ngayon, yung mga hindi nabati, huwag sanang magtampo. Comment lang ng comment, baka sa susunod kayo naman ang mabati natin dito sa ating channel. Bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat kay Mildred Flores. Maraming salamat, Mildred. Bago yan si Mildred, parang first time kong mabasa yung pangalan niya. Hello po sa mga taga Hong Kong. Hello po sa mga nakatira dyan sa may Rizal. Maraming salamat. Vings Vlog, thank you so much. And sino pa ba? Maraming salamat kay Mary Jane Delgado, Chinky Yampit, Christine De La Cruz, Jeneline Mendez, Talia Bacornay, ayon, Jean May Horario, Enery Pabon, thank you so much. Kat Lukman, Liza Lizette Pagtalunan, ayun, maraming salamat po. Lorna Manza, Rudy Ann Cunohado, thank you so much. Marvie Montesilio, Griselda Delantes, Angelo Castro, and sino pa ba dito? Marami pa. Joanne Mabahin, maraming bagong name na nababasa natin ngayon. And I'm very happy para mabasa naman yung mga hindi nababasa on the usual days. Hello po sa Orenio family, Talion family, Juvie Orenio, maraming salamat. And hello po kay Joanne, hello po kay Marvie or Marie Valdez. Hello po kay Teresa Camiro, maraming salamat. Hello kay Deza Banyola, Tito Jenny Di Ocampo, Arlene Olivas, at Mary Jane Granada. Palagi daw silang nakikinig sa atin. Maraming salamat. Melody De La Peña, thank you so much. Ayun, maraming salamat kay Jessa Dairit, Lynn Cruz. Thank you. Jessica Ridubla. Realyn Calanao, thank you so much. Bonsa Plan, maraming salamat. Marilo Manligues, thank you. Cherry May Badilles. Jessica, patapos na to ganina. Kanina pala, Bisaya, yun. Ednalyn Kidip, ayun, maraming salamat. And kay Arnie Valero, maraming salamat. Samyo Yang, ayun, mahirap basahin yung pangalan niya. Maraming thank you sa'yo. Kay Marites Laureta Yante, maraming salamat. Leo Parkotela, maraming salamat sa JLP Apparel. Thank you very much sa mga taga Oman na laging nakikinig, sa mga taga Japan, sa mga taga Italy. Oy, beautiful girl Sophia. Napaka-advance naman ang birthday mo, May 7 pa. Happy birthday. Ayan, from Hong Kong, maraming salamat sa nakikinig sa atin sa Hong Kong. Kay Taletsky Lumagi, maraming salamat from Singapore. From Ruel Pimentel sa Zamboanga, maraming salamat po. Maraming salamat Mayen Miller. Chelion Charm Orencio, again, thank you so much. Maria Quirod, Sabrina Baruta, maraming salamat po sa iyong pakikinig, Sabrina. Kay Honey Lee, thank you so much. Maraming thank you sa taga South Korea na mga OFWs natin na dyan po nagtatrabaho. Maraming salamat sa inyo. And sa mga taga Qatar, Ana Lu Diaz, ayan, Ana Malu Diaz pala, maraming salamat. Ano ko raw siya, avid fan talaga. Alam nyo bang natutuwa ako kapag may nagsasabi na na-inspire sila, ginagawa nilang libangan, pampatanggal ng lungkot. At least meron palang mga taong natatanggal ang lungkot dahil sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Aruroy Masbate, Andy Tambayan Vlog, maraming salamat po. LLC Dubai at Hannah's Tailoring Shop of Bulacan, galing kay Agnes, thank you so much. Josie Vina, maraming salamat sa iyo. Shermaine Lopez, maraming thank you.
Kay Kit Ninolia of Quezon City, maraming salamat. Hello sa Ninolia family sa Libacaw, Aklan. Thank you. Sa SJDM Bulacan, maraming salamat. Marilyn Castillo, thank you po sa inyong pakikinig. Corny Le Glass, maraming salamat. O Connie Baron Glass, taga Germany raw. Hello po, Frankfurt, tama po ba ang basa ko? Baka mali. Hello po sa mga taga Francisco, hello po kay Yadni Francisco from San Andres, Quezon Province. Maraming salamat at nakasubaybay ka sa ating channel. Joby Robles, hello daw, galing sa partner mong si Dolor Jacob. Ayan, maraming salamat. San Cabi Company sa Japan. Maraming thank you sa inyong lahat. North Cotabato, thank you so much. From Macau, Jennifer and Lulu, thank you so much. Jeboy Palaboy, maraming salamat. Ayan, maraming salamat din kay Didi Valencia. Thank you so much sa'yo. Jacqueline Malio, tama po ba? And kay, sino po ba? Hello po sa mga taga-Bukidnon, sa mga taga-Boracay. Maria Barba Abad from Pangasinan, hello sa'yo. Maraming thank you. Janine Lara from Lipa, Batangas, maraming salamat po. Meron pa pong iba na hindi ko nababasa. Susubukan ko po sa susunod nating storya. Baka mas marami tayong mga comments and syempre mga pa-shoutout na mababasa. Nako, ang kwento natin ngayong araw ay tungkol po sa isang tao na paulit-ulit na sinasaktan pero paulit-ulit pa rin nagmamahal. Kayo po ba, kapag nasaktan kayo ng sobra, kaya niyo pa ba ang patawarin ng taong yun? At kaya niyo pa ba siyang mahalin? Ano nga ba ang tunay na depenisyon ng salitang pagmamahal? Ating umpisahan ang paborito ninyong programa dito lamang po sa Dear Mama Mia. Paano nga ba magpatawad matapos kang paulit-ulit na saktan? Martir ba ang isang taong paulit-ulit pa rin tinatanggap at pinapatawad ang taong paulit-ulit din naman siyang pinapaluha at sinasaktan? Dear Mama Mia, magandang araw po sa iyo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Elaine. Mama Mia, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay siguro buod na ng buong kwento ng buhay ko. Isa po kasi kayo, Mama Mia, sa mga naging inspirasyon ko at libangan ko sa araw-araw. Mama Mia, una po akong nagmahal nung ako ay batang-bata pa lamang. 14 years old ako nang una ko siyang makilala. Bagong lipat po kasi siya sa school namin. Gwapo, payat, at matangkad. Medyo may pagkad-bad boy po ang kanyang dating. Kaya naman napakalakas talaga ng dating niya noon sa akin. Ala Robin Padilla po ang kanyang itsura, lalong-lalo na ang kanyang forma at pananalita at kilos. Kaya sinong babae naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Mama Mia, isa nga ako doon sa mga babaeng na humaling sa kanya. Pero hindi ko yun pinapahalata. Dahil nung panahon namin, Mama Mia, ay dapat po mahinhin ang isang babae. Dapat po hindi nagpapakita ng motibo sa isang lalaki nang sa ganon ay hindi siya maabuso o hindi i-take advantage ang kanyang kahinaan. Mama Mia, ang buong akala ko nga noong una ay hanggang crush-crush lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi naman kasi siya mahilig na makipaglapit sa akin. Siguro dahil ang sabi nila noon, Mama Mia, ay ako daw ang uri ng babae na mahirap lapitan. Bukod kasi sa meron akong mga kuya na mga brusko din, ay hindi talaga ako masyadong namamansin ng lalaki noon. Takot kasi ako sa parents ko na laging sinasabi na wag na muna akong magbo-boyfriend. At kapag nabalitaan raw nila na nagka-boyfriend na ako, ay lagot daw talaga ako sa kanila at lagot din sa mga kuya ko ang aking magiging boyfriend. Kaya naman hindi na ako nagtangkapa noon na magkaroon ng karelasyon. Ang nasa isip ko noon ay pag-aaral. Pero isang araw, Mama Mia, habang nasa loob kami ng klase, ay bigla na lang siyang pumasok sa classroom namin.
Tinanong siya ng teacher kung bakit siya nandoon, pero ang sabi niya ay ayaw niya raw sa classroom niya at doon na lang siya magsisit in sa amin. Pareho naman kami ng year level, Mama Mia. Pareho kaming 14 years old pa that time. Kaya naman, kinilig ang buong klase dahil pinapasok siya ng guro. Mama Mia, sakto naman na yung katabi kong upuan ay naka-absent po ang nakaupo. Kaya dun siya tumabi sa akin. Alam mo ba, Mama Mia, na literal pong nangangatog ang tuhod ko nung malapit na malapit siya sa akin. Lalo na nung kinausap niya ako. Miss, anong pangalan mo? Tanong niya. Hindi ko siya pinapansin dahil meron na po siyang reputasyon sa school namin na playboy. Kung kani-kaninong babae na siya nalilink kahit sa konting panahon pa lang na inilagi niya sa aming school. Suplada mo naman, miss. Sige na, anong pangalan mo? Sabi niya. Yung katabi ko sa kabila ang sumagot sa kanya. Siya si Elaine. Crush mo, no? Maganda si Elaine, no? Pagkasabi noon ng kaklase ko sa kanya ay inirapan ko ito. Winarningan ko sa pamamagitan ng aking mga mata na huwag niya akong ipag-partner-partner dun sa lalaking yun. Ah, Elaine pala pangalan mo. Maganda ang pangalan mo, bagay sa'yo. Ako nga pala si Charlie. Pagpapakilala niya sa akin. Pero hindi ko siya nilingon, Mama Mia. Ayoko kasi na mahalata niya sa mukha ko na labis akong kinikilig kahit sa simpleng pagpapakilala lang na yun. Pero Mama Mia, ang akala ko na isang araw lang siyang makikisit-in sa amin ay nasundan pa ng nasundan. Hanggang sa kinukulit na niya ako tuwing recess. Mama Mia, sabi niya ay liligawan niya ako. Sabi niya, mamahalin niya ako. Sabi niya, ako lang ang babaeng iibigin niya. Marami pa siyang mga palipadhangin sa akin na siya namang ikinakilig ng aking mga kaklase. Ako naman, Mama Mia, aaminin ko na kinikilig din ako. Kaso pinipigilan ko lang talaga ang sarili ko dahil alam kong bawal. Dahil alam kong magagalit ang aking mga magulang. Pinigilan ko pong kiligin kahit ang totoo, Mama Mia, ay halos pumutok na ang puso ko sa sobrang kaba lalo na kapag napapalapit siya sa akin. Isang araw, umuulan noon ng malakas. Pauwi na sana ako nung biglang bumuhos ang ulan at wala po akong dalang payong. Natatakot na ako noon dahil bawal na bawal po talaga akong malate ng uwi. Mama Mia, bigla siyang lumapit sa akin. O ano, wala kang dalang payong? Nako, baka pagalitan kaya ng parents mo. Pagkasabi niya yun ay nilingon ko siya. Ano niya nalaman na stricto ang mga parents ko? Pero hindi ko naman siya tinanong. Siguro ay nahulaan niya sa mukha ko ang tanong ko na yon. Ah, hindi. Sinabi kasi ng mga kaklase mo na stricto masyado ang parents mo. Sinabi nila na kailangan daw 30 minutes after ng klase ay nasa bahay ka na. Paano yan? Hindi ba nila maiintindihan na malakas ang ulan? Pagkasabi niya noon ay bigla na lang akong nagkwento sa kanya. Sabi ko, meron naman kasi akong payong kaya lang naiwala ko ito at hindi pa alam ng mga magulang ko na nawala ko ang payong ko na yon. Alam ko na magagalit sila. Alam ko na iisipin nilang palusot ko lang na nawala ang payong ko kapag matatagalan ako ng uwi. Pagkatapos kong ikwento sa kanya yon ay bigla niyang hinubad ang kanyang leather jacket at binigay sa akin. Ganun kasi talaga noon, Mama Mia, ang pormahan. Kahit na napakainit sa Pilipinas, ay naka-leather jacket po talaga ang mga lalaking mahihilig pumorma. Mama Mia, nung binigay niya sa akin ang leather jacket na niya, ang sabi niya ay gamitin ko raw yun para hindi ako mabasa ng ulan. Pagkatapos ay sinamahan niya ako sa labas kahit ang totoo ay basang-basa na siya. Ipinaran niya ako ng masasakyan ko. Nakauwi ako ng bahay noon na hindi masyadong nagalit ang mga magulang ko dahil 10 minutes lang akong late. Pero tinanong nila kung sino ang may-ari ng jacket na sinuot ko. Nagsinungaling na lang ako, Mama Mia, at ang sinabi ko ay kuya ng kaklase ko.
Hindi ko sinabi kung sino ang may-ari noon. Mama Mia, kilala kasi talaga sa lugar namin ang pamilya ni na Charlie. Kilala sila sa mga notorious na gawain. Yung papa niya ay kilalang-kilalang babaero. Yung mga tito niya naman ay kilalang-kilalang mga sugarol sa aming lugar. Pero mayaman sila dahil mayaman po ang kanilang angkan. Kaso lang ang mga magulang ko ay hindi naman impressed sa kayamanan. Ang naiisip noon ng mga magulang ko ay pariwala itong si Charlie dahil sa klase ng pamilyang kanyang kinalakihan. Well, hindi naman po sila nagkakamali. Totoo namang medyo pariwara nga si Charlie. Kaya lang Mama Mia, nung mga panahon na yon ay hindi ko po yun naiisip. Pagkatapos ko pong kumain ng hapunan ay pumasok na ako ng kwarto ko bit-bit ang leather jacket na pinasuot sa akin kanina ni Charlie. Inamoy-amoy ko yun. Napakabango. Mama Mia, dahil sa leather jacket na yon ay napanaginipan ko siya nung gabi. Sa panaginip ko ay masaya raw kaming dalawa. Magkaangkas sa isang motorsiklo. Namamasyal at tawa ng tawa. Gumising ako kinaumagahan na magandang maganda ako. Dahil sino ba naman ang hindi gaganda kung gano'n ang panaginip mo sa taong minamahal mo? Tama, minamahal ko na nga si Charlie. Kinabukasan ay binigay ko ang leather jacket na pinasuot niya sa akin. Tinanong niya kung pinagalitan ba ako at ang sabi ko ay hindi dahil hindi naman ako masyadong na-late. Umisi lang siya sa akin pagkatapos ay tinanggap ang leather jacket na aking binigay. Mama Mia, mula nga nung araw na yun ay naging magkaibigan na kaming dalawa ni Charlie. Hindi ko na siya sinusungitan. Hindi ko na siya ini-snob dahil alam ko naman na nakatulong talaga ng malaki sa akin yung kanyang leather jacket. Mama Mia, naging masaya ako sa bawat araw na magkasama at magkausap kaming dalawa. Hanggang sa niligawan na niya ako. Ang sabi niya sa akin ay tapatin ko raw siya kung gusto ko siya o hindi. Dahil kung hindi ay hindi raw siya magsasayang ng panahon. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit bigla akong natakot sa sinabi niya. Natakot ako na baka kapag hindi ko siya sinagot at baka sa iba pa siya maghanap ng pagmamahal. Baka iba na ang ligawan niya kung hindi ko pa siya sagutin noong araw na yon. Kaya ang totoo niya ay halos wala ng panliligaw na nangyari. Dahil ilang minuto lang matapos niyang aminin sa akin na may gusto siya sa akin, Mama Mia, sinagot ko na kaagad si Charlie. At naging kami nga. Pero syempre, lihim lang ang relasyon namin na yon. Ayoko kasi na malaman ng mga magulang ko kahit na ng mga kapatid ko ang aming relasyon. Dahil alam kong malalagot talaga ako. Mama Mia, batang-bata pa ako noon. Magpi-15 pa lamang ako nung sinagot ko si Charlie. Alam ko na masyadong bata pa ang edad na yon para pumasok sa isang pakikipagrelasyon. Pero ano nga ba ang magagawa ko? Nagmahal lang ako, Mama Mia. Inahal ko lang ng labi si Charlie. Kaya naman dahil sa pagmamahal ko na yon sa kanya, kahit ang pagkababae ko, Mama Mia, ay binigay ko sa kanya sa murang edad ko. Oo, I was 15 and he was 15 turning 16 nung may mangyari sa aming dalawa. Nasundan pa ng nasundan yon. Hindi ko alam kasi noon, Mama Mia, ang salitang pagmamahal. Ang akala ko noon ay pagmamahal talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Ang akala ko noon, Mama Mia, na kapag kinaiinggitan ako ng mga babae dahil guwapo ang boyfriend ko at crush ng halos lahat, ay yun na ang pagmamahal, yun na ang kasiyahan. Kaya naman, dahil sa ayokong mawala sa akin si Charlie, ay binigay ko sa kanya ang lahat. Lahat-lahat. Kahit kailan siya humiling, kahit saan niya hilingin, ay binibigay ko po. Mama Mia, alam ko na may iba sa inyo na magtataas ng kilay dahil napakawalang kwenta kong anak noon.
Pero kasi kapag nasa sitwasyon ka na, ay hindi mo na maiisip ang ganun. Ang maiisip mo na lang ay ang takot na nasa dibdib mo sa tuwing iisipin mong baka mawala siya sa'yo dahil hindi mo siya mapagbigyan sa kanyang gusto. Mahal na mahal ko po si Charlie, kaya binigay ko ang lahat sa kanya. Matapos nga ng halos 6 na buwan na may nangyayari sa amin, ay nalaman ko na lang na nabuntis niya ako. Grabe, sobrang kaba ang naramdaman ko noon. Hindi ko maipaliwanag, Mama Mia, kung bakit ganoon. Bakit ba ako nabuntis? Ang pangako kasi sa akin ni Charlie noon ay hindi niya ako bubuntisin. Nakokontrolin niya raw ang kanyang sarili. Pero hindi naman yun nangyari. Nabuntis niya ako. Nang edad ko na 15 years old. At 16 nga ako, Mama Mia, nung nanganak ako sa panganay namin. Sa totoo lang, nung malaman ng mga magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis ko, ay galit na galit sila. Yung mga kuya ko, Mama Mia, ay gustong-gustong sugurin si Charlie pero hindi nila magawa dahil si Charlie po ay pareho kong minor de edad nung mga panahon na yon. Makukulong sila kapag ginawa nila yon. Hindi naman makukulong si Charlie sa ginawa niya sa akin dahil magkaedad lang naman kami. At ayoko naman na makulong si Charlie, Mama Mia. Kung sakali mang kasuhan siya ng mga magulang ko ay ipagtatanggol ko pa rin siya dahil mahal ko siya. Dahil siya ang magiging ama ng anak ko. Kaya naman, sa galit ng mga magulang ko, Mama Mia, ay pinalayas nila ako sa bahay. Matigas talaga ang ulo mo, ha? Gustong gusto mo talaga na sinusunod ang kapritsyo ng katawan mo. Sige! Malaya ka na, Elaine. Sumama ka dun sa lalaki mo, wala na kaming pakialam sa'yo. Sabi ng papa ko. Alam ko, Mama Mia, na nasaktan ko ang mga magulang ko noon. Pero hindi ko lubos maisip na kaya nila akong palayasin sa sarili naming pamamahay. Nung pinalayas nila ako, Mama Mia, ay pinuntahan ko si Charlie sa tambayan nila ng kaniyang barkada. Noon ay sinalubong niya ako at ang sabi niya ay sa bahay na nila ako titira. Takot na takot ako nung una. Paano kaya kapag hindi ako magustuhan ng mama niya? Paano kaya kapag pareho ko ay palayasin rin si Charlie? Saan na kami pupulutin? Mabuti na lang talaga, Mama Mia, at hindi naman nangyari yon. Tinanggap kami ng mama niya at ng mga kapatid niya. Mama Mia, yung papa kasi ni Charlie ay wala sa kanila. Nasa ibang pamilya niya. Notorious kasi talagang playboy ang papa niya. Ang dami-dami nilang magkakapatid na iba't iba ang nanay. Mama Mia, ang buong akala ko ay magiging masaya na ako sa piling ni Charlie dahil magkasama na kami sa halos lahat ng oras. Pero hindi pala. Hindi pala magiging ganun kadali ang kasiyahan at ang kaligayahan, Mama Mia. Meron kasing mga bagay na hindi dapat minamadali. At isa na rito ang pakikipagrelasyon. Mama Mia, hindi pa nga ako nakapanganak sa panganay namin ay nahuli ko na po si Charlie na may ginagawang milagro kasama ang ibang babae. Nung una ay galit na galit talaga ako. Pinagsasasampal ko siya. Galit na galit ako sa kanya, Mama Mia. Sinisi ko siya sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Sinisi ko siya kung bakit pinalayas ako ng mga magulang ko. Sinisi ko siya kung bakit hindi na ako makakapagtapos ng aking pag-aaral. Pero ang sabi niya, Mama Mia, hindi lang naman daw niya kasalanan ng lahat dahil ako naman ang kusang loob na pumayag na may mangyari sa amin. Alam ko namang tama siya. Pero hiniling ko pa rin sa kanya, Mama Mia, na sana wag siyang maging selfish. Sana panindigan niya ako. Yung paninindigan na walang halong kababalaghan. Yung paninindigan na walang halong ibang babae at ibang karelasyon. Nangako naman siya, Mama Mia, na hindi na niya yon uulitin. Kaya naman pinatawad ko siya. Pero ang totoo, Mama Mia, yung pagpapatawad na sabi ko sa kanya ay hanggang salita lang naman. Dahil ilang beses ko pong inulit-ulit sa utak ko ang mga nakita at ang mga nalaman ko tungkol sa kanya. Mama Mia,
Gabi-gabi po akong umiiyak noon. Buti na lang talaga at hindi naapektuhan ang pagbubuntis ko at nanganak pa rin ako ng normal. Akala ko, pagkatapos kong manganak, ay maibibigay na ni Charlie sa akin ang loyalty at faithfulness na hinahanap ko. Akala ko, ang magiging anak namin ni Charlie ang makakapagpabago sa kanya. Pero hindi naman yun nangyari, Mama Mia. Mas lalo pa siyang lumala. Halos hindi na siya umuuwi ng bahay dahil nasa barkada na lang siya lagi. Kapag wala siya sa kanyang barkada, ay hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Hindi ko siya mahagilap, Mama Mia. Bagong panganak lamang ako noon, kaya naman mataas pa po ang emosyon ko. Iyak ako ng iyak. Buti na lang talaga at nandyan ang mama ni Charney na laging nakaalalay sa akin sa pag-aalaga ng aking anak. Mama Mia, wala rin kasing trabaho ang mama ni Charlie. Sabi ko nga sa inyo kanina, mayaman po ang pamilya nila. May iba't iba silang negosyo, kaya hindi na kailangang magtrabaho ng mama niya. Kaya naman nagiging katuwang ko siya sa pag-aalaga ng anak namin ni Charlie. Ang sabi niya ay intindihin ko na lang daw muna si Charlie dahil bata pa raw ito. Marami pa raw itong hindi alam sa buhay. Marami pa raw itong gustong maranasan sa buhay. Mama Mia, dahil nga ayokong mawala si Charlie ay nanatili pa rin ako sa bahay nila. Kahit ang totoo ay hindi na ako masaya. Kahit ang totoo, Mama Mia, kapag umuwi siya ng bahay ay away lang kami ng away. Hanggang sa matapos ang 2 taon ay muli na naman niya akong nabuntis. This time, Mama Mia, ay parang baliwala na lang talaga sa kanya ang pagbubuntis ko. Kahit buntis na ako ay harap-harapan niya akong niloloko. Masakit para sa akin yun, Mama Mia. Masakit na masakit. Kapag naman sinasabihan ko siya, na itigil na niya ang pambababae niya, yung sabi niya kung hindi ko na raw kaya ay umalis na ako sa bahay nila. Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin. San ba ako pupunta kapag umalis ako sa bahay nila? Hindi naman ako pwedeng bumalik sa mga magulang ko. Dahil hindi ko gusto, Mama Mia, na masabihan nila ako na ito na ang karma sa pagiging pariwara ko noon at sa pagiging suwail kong anak. Kaya nagtiis ako. Nagtiis ako ng nagtiis ng halos 6 na taon, Mama Mia. Hanggang sa isang araw ay kinausap kami ng mama niya na dapat na raw kaming magpakasal dalawa para hindi na magiging illegitimate ang mga anak namin. Ang akala ko nga ay hindi papayag si Charlie dahil yun ang tatapos ng kanyang pagiging malaya. Pero surprisingly, Mama Mia, ay pumayag siyang magpakasal sa akin. Ako naman ay tuwang-tuwa. Naisip ko na ngayong kasal na kaming dalawa, baka kapag kasal na kaming dalawa, ay doon na siya magbago. Baka kapag kasal na kaming dalawa, ay iisipin na niya ang kapakanan ko at ng mga anak naming dalawa. Naisip ko noon na kapag kasal na kaming dalawa ni Charlie, ay magiging pagmamay-ari ko na siya at hindi na siya pwedeng maagaw sa akin ng iba. Kaya naman pumayag ako, Mama Mia. Kinausap ng mama ko ang mama ni Charlie. Pati na rin ang papa ko. Itinakda nga ang kasal naming dalawa. At nung maikasal kami ay naramdaman ko po ang pagtanggap ng mga magulang ko sa sitwasyon namin. Siguro nga, Mama Mia, dahil tapos na ang lahat ng mga nangyari at ilang taon na rin ang lumipas ay napatawad na rin ako ng mga magulang ko. Naisip ko nga noon na siguro ito na ang pagkakataon na magiging maayos ang lahat dahil tanggap na kami at may blessing na kami mula sa mismo kong mga magulang. Pero Mama Mia, nung araw ng kasal namin ni Charlie ay hindi ko po naramdaman ang presensya niya. Oo, nasa kasal namin siya. Oo. Sumagot naman siya ng I do nung tinanong kami ng pare. Pero hindi ko po naramdaman ang sinseridad sa kanya. Pero binaliwala ko pa rin yun. Inisip ko na lang, Mama Mia, na okay lang. Ang mahalaga ay maging legal na kaming dalawa. Ang mahalaga ay legal ko na siyang pagmamay-ari at hindi na siya pwedeng kunin sa akin ng kahit na sinong babae.
Matapos ang kasal namin, Mama Mia, ay wala pa rin nagbago kay Charlie. Dito ko nakita na naging mas malala siya. Siguro katulad ko, Mama Mia, ay naisip ni Charlie na wala na rin akong takas pa dahil kasal na kaming dalawa. Kaya kahit siguro anong gawin niya, alam niyang tatanggapin ko siya. Alam niyang wala na akong choice kundi tanggapin ang mga gagawin niya pa. Mama Mia, masakit para sa akin ang lahat. Masakit isipin na parang ginagawang collateral ni Charlie ang pagiging mag-asawa namin para gawin ang lahat ng gusto niya nang hindi na ako makakapagreklamo. O kung magreklamo man ako ay alam niya na hindi pa rin ako makakatakas. Lalo po siyang lumala matapos ang kasal naming dalawa. Mama Mia, grabe po ang mga ginawa sa akin ni Charlie. Hindi lang po isang babae ang nahuli ko mula nung ikinasal kami. Kundi maraming marami sila. Hindi ko alam. Siguro nga nagmana si Charlie sa kanyang ama. Iba't ibang babae. Hanggang sa nalaman ko nga na may nabuntis siyang iba. Napakasakit noon para sa akin. Iyak ako ng iyak, Mama Mia. Sinumbong ko siya sa mother-in-law ko. Hindi ko magawang magsumbong sa mama ko. Dahil lang totoo niyan, Mama Mia, kahit na ganun si Charlie ay ayoko pa rin na magalit sa kanya ang mga magulang ko. Ayoko pa rin na isipin ang mga magulang ko na minamaltrato o sinasaktan ako ng emotional ni Charlie. Nung malaman ko ngang nakabuntis siya ng iba ay galit na galit ako sa kanya. Tinatawagan ko ang cellphone niya pero hindi niya ako sinasagot. Text ako ng text sa kanya pero wala pa rin siyang sagot sa akin. Masakit. Napakasakit. Hindi rin siya umuwi sa bahay. Tinatawagan din siya ng mother-in-law ko pero kahit siya ay hindi sinasagot ni Charlie. Naisip ko nga noon, Mama Mia, grabe na ang ginagawa ni Charlie sa akin. Nakaiba na. Bakit nagtitiis pa rin ako? Pinanghawakan ko kasi, Mama Mia, ng aming kasal dalawa. Naisip ko na hanggat ako ang kanyang asawa ay ako pa rin ang uuwian niya kahit na ano ang mangyari. Inisip ko, Mama Mia, na yun ang lisensya ko para sa kanya. Pero hindi. Hindi siya umuwi ng halos 2 buwan. Nung umuwi siya, Mama Mia, ay hindi ko na siya halos makilala. Mas lalo siyang pumayat. Para bang hindi na siya natutulog. Tinanong ko siya kung saan siya galing. Inaway ko siya. Nilabas ko lahat ng galit ko. Sinabi ko sa kanya, alam ko na may anak siya sa iba. Pero hindi niya ako pinakinggan. At habang nagsasalita ako, Mama Mia, siguro naririndi na rin siya sa boses ko, kaya bigla niya akong nasampal. Malakas ang pagkakasampal niyang yun sa akin. Kaya naman, halos mapaluhod ako sa sahig sa sobrang lakas nun. Umiyak ako ng umiyak, hindi lang dahil sa physical na sakit, Mama Mia, kundi dahil na rin sa sakit sa puso na kanyang idinulot sa akin. Hindi na lang niya ako sinasaktan ng emotional, kundi sinasaktan na rin niya ako ng physical. Bakit ganon? Anong nangyari sa lalaking minahal ko? Alam ko naman talaga na hindi perpekto si Charlie pero hindi ko talaga malubos maisip, Mama Mia, na kaya niyang gawin ang lahat ng ito sa akin. Masakit. Nung malaman ng mother-in-law ko ang ginawang pananakit sa akin ni Charlie ay pinagalitan niya ito. Pinangaralan. Pero hindi naman nagbago si Charlie, Mama Mia. Pagkatapos ng gabing umuwi siya, kinabukasan ay hindi na naman siya umuwi. Pagkatapos ng 3 araw ay umuwi na naman siya. At dito ko na nalaman, Mama Mia, kung bakit po nag-iba si Charlie. Kung bakit po lalo siyang pumayat. Kung bakit po parang ang mukha niya ay halos hindi na natutulog. Nahuli ko siya, Mama Mia. Isang madaling araw, nagising ako na wala siya sa tabi ko.
Ang akala ko ay umalis na naman siya. Bumangon ako para pumuntang CR. Pero dun ko siya nahuli sa CR, Mama Mia. May sinisinghot siyang kakaiba. May foil siyang hawak. Mama Mia, alam kong ipinagbabawal na gamot ang ginagamit ni Charlie. Hindi ko napigilan ang sarili ko. At natawag ko ang pangalan niya. Charlie? Anong ginagawa mo dyan? Gulat na gulat siya nang makita niya ako. Pagkatapos ay dali-dali niyang binaba ang kanyang hawak at nilapitan ako pagkatapos ay hinawakan ng aking buhok. Aray ko, Charlie, nasasaktan ako, sabi ko. Kung ayaw mong masaktan, dapat manahimik ka lang, sabi niya sa akin. Dahil kung hindi, mas nanagot ka talaga sa akin. Mama Mia, parang hindi na siya yung Charlie minahal ko. Parang demonyo na po ang Charlie na sa harapan ko ngayon. Masakit. Tiniis ko pa rin yun, Mama Mia. Alam ko na ang mga nakikinig ngayon ay iisipin nila na napakamartir ko talagang babae. Napakamartir kong asawa. Bakit naman tinitiis ko ang lahat ng ito ay pwede naman akong umalis. Noong mga panahon na yun, Mama Mia, ay nagtatrabaho na pala ako. Hindi naman kagandahan ang trabaho ko dahil hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero okay naman ang kitaan, Mama Mia. Dahil nga sa impluwensya ng mga magulang ni Charlie ay nakapasok pa rin ako ng medyo maganda-gandang trabaho. Mama Mia, pagkatapos niyang hilahin ang buhok ko ay pinalabas niya ako ng CR at inilock yun. Ako naman ay tahimik na lang na umalis doon at bumalik sa kwarto at tahimik na umiiyak habang nakahiga. Ano ba ang nangyayari? Ito na ba ang karma ko sa ginawa ko sa mga magulang ko noon? Naisip ko noon na sukuan ko na lang kaya si Charlie. Dahil kahit anong pang-aaway ko sa kanya, kahit anong pag-e-eskandalo ko sa mga babaeng nakakarelasyon niya, ay hindi naman siya nagbabago. Naisip ko na wala na nga talagang sigurong pag-asang magbago pa si Charlie, Mama Mia. Wala na nga siguro talagang pag-asa na maayos pa ang relasyon naming dalawa. Hanggang sa nalaman ng mga magulang ko ang tungkol sa pambababae ni Charlie. Nahuli kasi siya ng isa kong kuya, Mama Mia. Nagkasuntukan pa nga silang dalawa. Pinuntahan ako ng nanay ko sa bahay ni na Charlie. Umalis kami para mag-usap sa labas. Kumakain kami sa isang restaurant noon. Kinukumbinsi ako ng mama ko na bumalik na sa bahay namin at isama ko raw ang dalawa naming anak. Ewan ko ba, Mama Mia? Kahit anong kumbinsi ng mama ko sa akin na bumalik na sa bahay namin ay hindi ko pa rin magawa. Bakit ba? Ano bang problema ha, Elaine? Bakit ka ba kapit na kapit dyan sa Charlie na yan? Sinasaktan ka na niya, oh. Nasisira na ang buhay mo at ang buhay ng mga anak mo nang dahil sa kanya. Ano pa ba ang gusto mo, ha? Gusto mo bang umabot sa punto na baka mapatay ka na niya sa sobrang galit niya at sa sobrang pambababae niya? Mama Mia, ang sabi ko sa mama ko ay may pangako ako sa Diyos. Nangako akong kahit anong mangyari, for better or for worse, in sickness and in health, ay paninindigan ko ang kasal namin ni Charlie. Paninindigan ko ang pagmamahal ko para sa kanya. At yun ang gagawin ko. Kahit na tanga para sa paningin ng mga magulang ko, ay yun pa rin ang gagawin ko. Kahit na para sa kanila, ay hindi maganda yun. Na kahit na para sa kanila, ay sinasaktan ko lang ang sarili ko, pero nanatili pa rin ako sa piling ni Charlie. Kahit na paulit-ulit-ulit niya akong ginagago at niloloko. Kahit na paulit-ulit akong umiiyak. Araw-araw, Mama Mia, walang mintis. Kahit na sa trabaho ako, ay bigla na lang akong napapaiyak.
Bigla na lang akong nawawala sa focus kapag naiisip ko ang nangyayari sa aming dalawa ni Charlie. Ewan ko ba? Ewan ko ba kung bakit hindi ko magawa-gawang bumitaw? Siguro ganun talaga, Mama Mia, kapag labis mong minamahal ang isang tao. Siguro ganun talaga kapag pinaninindigan mo ang salitang mag-asawa kayo. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay bigla na lang sinabi ni Charlie sa akin na gusto na niyang makipaghiwalay. Elaine, ayoko na. Ayoko na sa'yo. Hindi na kita mahal. Meron na akong ibang mahal. Alam mo ba ang pakiramdam noon, Mama Mia? Alam mo ba ang pakiramdam kapag sinabihan ka ng asawa mo na hindi ka na niya mahal at meron na siyang ibang minamahal? Napakasakit. Halos hindi na ako makahinga noon sa sobrang pag-iyak ko nung sinabi niya yun. Ang gusto niya ay maghiwalay na kaming dalawa. Pero sabi ko, Mama Mia, ay maibabalik pa namin ang lahat. Sabi ko ay susubukan ko pa rin na maibabalik namin ang pagmamahala naming dalawa. Ano ka ba, Elaine? Hanggang kailan ka ba magtitiis sa sitwasyon nating to? Bahala ka kung ayaw mo makipaghiwalay. Basta ako, nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Ayoko na. Gusto ko nang bumitaw sa'yo. Gusto ko nang magsimula ng bago sa babaeng tunay kong mahal. Pagkatapos niyang sabihin sa akin yun, Mama Mia, ay pumasok siya sa kwarto namin at kinuha ang mga gamit niya. Ako naman, Mama Mia, ay iyak ng iyak. Nagmamakaawa sa kanya na huwag niyang gawin sa akin ang lahat ng yun. Na huwag niya kaming iwan ng anak namin. Na huwag niya kaming ipagpalit sa iba. Na sana maalala niya ang lahat ng kanyang pinangako sa simbahan. Na sana maalala niya ang lahat ng pinangako niya sa harapan ng Diyos. Pero hindi siya nakikinig. Sarado na yata ang puso't isip niya para sa akin noong mga panahon na yun. Kahit na halos lumuhod na ako sa harapan niya, Mama Mia. Kahit na hinarang ko na ang katawan ko sa pintuan ng kwarto namin para huwag lang siyang makaalis. Ay nakaalis pa rin siya. Hindi pa rin niya ako pinakinggan. Masakit na masakit para sa akin yun. Nagmakaawa na ako't lahat pero hindi pa rin niya ako pinakinggan. Nagmakaawa na ako't lahat pero hindi pa rin siya bumalik sa akin. Mama Mia, naisip ko noon na wala na nga siguro talagang pag-asa ang lahat. Sa totoo lang, Mama Mia, naisip ko nga natapusin na ang buhay ko noon. Gusto ko na lang na matapos na ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Meron na sana akong gagawin sa sarili ko para matapos na ang sakit. Pero biglang kumatok ang bunso kong anak. Doon, Mama Mia, ay napag-isip-isip ko. Bakit ko tatapusin ang buhay ko? Gayong may mga buhay pa na umaasa sa akin. Paano ang mga anak ko kung sakali man na maiwan ko silang mag-isa sa mundo? Baka lumaki silang pariwara. Alam mo ba, Mama Mia, na hindi lang ako ang umiyak nung umalis si Charlie? Hindi lang ang mga anak ko, kundi pati na ang biyanan kong babae. Pati siya nakiusap sa anak niya na huwag niyang gawin sa akin yun. Pero wala siyang pinakinggan. Nung mga panahon na yun, naiisip ko na siguro sobrang mahal na niya ang babaeng yun dahil wala na siyang ibang pinakikinggan kundi ang desisyon niya. Mama Mia, ilang araw po akong hindi pumasok noon sa trabaho. Ilang araw po akong iyak ng iyak. Ilang araw ko po siyang tinatawagan. Ilang araw ko po siyang tinitext ng mga mahahabang mensahe. Mga mensaheng makakapagpakonsensya sa kanya. Mga mensaheng sinasabi ko na tatapusin ko na lang ang buhay ko kung hindi siya babalik sa amin. Akala ko kasi ay makokonsensya siya. Akala ko kasi ay maiisip niyang bumalik na lang sa amin para huwag maulila ng ina ang mga anak namin. Pero hindi naman nangyari yun.
Bagkus Mama Mia ay mas lalo pa siyang hindi na nagre-reply sa mga mensahe ko. Wala na akong ibang naiisip noon kung ano ang dapat kong gawin. Gusto ko na lang mag-resign sa trabaho. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, habang nasa trabaho ako at wala sa sarili ko dahil sa sobrang sakit na aking nararamdaman, ay nilapitan ako ng isa kong kasamahan sa trabaho. Tinanong niya kung ano ang problema ko. Elaine, ayos ka lang ba? Kanina ka pa kasi kita napapansin. Parang wala ka sa sarili mo. May maitutulong ba ako? Tanong niya. Hindi ako sumagot sa kanya, Mama Mia. Tiningnan ko lang siya at biglang tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Niyakap niya ako. Ano? Si Charlie pa rin ba? Tanong niya sa akin. Tumango ako, Mama Mia. Doon ay naikwento ko sa kanya ang mga nangyari sa marriage naming dalawa ni Charlie. Napahanga siya sa akin. Paano ko raw kinakaya ang lahat? Umiyak ako ng umiyak sa bisig niya. Alam mo ba, Mama Mia, na pinagtitinginan na kami ng ibang mga kasamahan namin sa trabaho? Siya kasi ang nagsisilbing ate ko sa trabaho, kaya siguro ay nakapag-open up ako sa kanya. Alam mo, Elaine, napaka-strong mo. Pero alam mo ba, mas magiging strong ka kapag kumapit ka sa kanya. Pagkasabi niya yun sa akin, ay hindi po ako makaintindi. Kumunot ang noo ko at tiningnan ko siya. Siguro hindi mo nga siya kilala, Elaine, kaya ganyan ka kung masaktan ngayon. Kumapit ka sa kanya. Sa Diyos, Elaine. Mama Mia, pagkasabi niyang yun sa akin ay hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Doon ko naisip, napaka-unfair naman ng Diyos. Naging matino naman akong asawa, naging matino naman akong babae. Nagtiis naman ako sa lahat ng pananakit na ginawa sa akin ni Charlie. Pero bakit ngayon, parang mas gusto pa niyang malugmok ako. Parang mas gusto pa niya na masaktan ako ng todo-todo. Ano ba ang gusto niyang gawin ko? Ang bumitaw sa pagsasama namin ni Charlie? Ang bitawan ng kasal naming dalawa? Hindi ko alam noon kung ano ba ang gagawin ko. Bakit ba ganito ang Diyos sa akin? Pagka-uwi ko ng bahay, pagkapasok ko ng kwarto ko, ay doon kinausap ko ang Diyos. Sinisi ko siya sa lahat ng mga nangyari sa akin. Kung talagang totoo siya, bakit hindi niya ako tinulungan? Bakit hindi niya binago ang asawa ko? Bakit niya inilayo sa akin si Charlie? Bakit niya binigay sa ibang babae ang asawa ko, Mama Mia? Nakatulugan ko noon ang pag-iyak at paninisi sa Diyos. Nung magising ako ay medyo gumaan-gaan ang pakiramdam ko. Lumabas ako para mag-almusal. Pero pagkatapos ng almusal, yun na naman. May naiisip na naman ako. Naiisip ko na naman na baka ngayon masayang nag-aalmusal si Charlie kasama ang babae niya. Baka ngayon ay masayang masaya silang dalawa. Habang ako eto nagluluksa. Habang ako eto iyak ng iyak at lungkot na lungkot. Unfair talaga ang Diyos. Kung sino pa ang makasalanan, sila pa ang masaya. Kung sino pa yung nagpapakatino at nagpapakabait, at nagpapakabuti, siya pa ang parang pinaparusahan. Napakahirap nun para sa akin. Hanggang sa nung pumasok na ako ng trabaho, Mama Mia, ay inaya ako nung kaopisina ko na magsimba. Pero hindi ko siya pinaunlakan. Ilang linggo at ilang araw niya akong inaanyayahan, pero hindi pa rin ako pumapayag. Nang naisip ko kasi noon, bakit ko sasambahin ang isang Diyos na hindi naman naging fair sa akin? Bakit ko sasambahin ang isang Diyos na parang pinabayaan naman akong masaktan ng paulit-ulit? Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay may nag-text sa akin na isang unknown number. Tinatanong niya kung nasaan si Charlie.
Ako naman ay hindi ko alam kung nasaan si Charlie, bakit niya sa akin tinatanong. Ang sabi niya, wala raw sa kanila, baka raw bumalik sa akin. Doon ko napagtanto na ang nag-text sa akin ay ang babae palang sinamahan ni Charlie. Ang babae parang ipinagpalit niya sa akin. Bakit niya sa akin hinahanap ang lalaking sa kanya na naman umuwi? Doon ay sinagot ko siya ng maayos. Sabi ko ay hindi pa umuwi sa amin si Charlie. Sinabi ko na baka may iba na itong babae. Doon ay tinawagan niya ako. Akala ko nga ay aawayin niya ako, Mama Mia, pero hindi. Sinabi niya sa akin lahat ng mga paghihirap niya kay Charlie. Doon ko naisip, Mama Mia, na hindi pala totoo ang ilusyon ko na masaya silang dalawa. Hindi pala sila masaya. At ngayon nga, mukhang may iba na namang kinalolokohan ang asawa ko. Alam mo ba kung ano ang mas weird, Mama Mia? Naging tagapayo pa ako ng babae ng asawa ko. At dahil nga sa nangyaring yun, ay bigla kong naisip na sumama sa office mate ko na magsimba isang linggo. Nung nagsimba ako, Mama Mia, feeling ko po yung sermon ng araw na yun ay parang saktong-sakto sa pinagdadaanan ko. Alam mo bang iyak ng iyak ako habang nagsisimba? Pinagtitinginan nga ako ng ibang tao pero wala na akong naging pakialam nun. Iniyak ko sa harap ng Diyos at sa harap ng maraming tao sa simbahan ang aking nararamdaman. Masakit. Napakasakit. Pagkatapos ko ngang umiyak, Mama Mia, ay siya namang pagtatapos ng misa. Doon ko naisip na gumaan ang pakiramdam ko. Inalo ako ng kaopisina ko, pero hindi niya ako ginudge, Mama Mia. Ang sabi niya, mas mabuti raw na iiyak ko sa Diyos ang lahat. Huwag raw sa ibang tao. Kaya yun ang ginagawa ko. Gabi-gabi kinakausap ko ang Diyos. Gabi-gabi umiiyak ako sa kanya, humihingi ng tulong. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, naisip ko po na i-text ang asawa ko. Tinext ko siya pero this time, hindi po pangungulit at hindi po pang-aaway ang tinext ko sa kanya. Tinext ko siya na mahal ko siya. Tinext ko siya na pinipili kong mahalin siya araw-araw. Pero walang reply ang text na yon. Pero kinabukasan, Mama Mia, ay tinext ko pa rin siya ng tinext. Habang tinitext ko siya, Mama Mia, ay magka-text rin kami ng babae niya. Sinasabi niya sa akin ang lahat ng nangyayari sa kanila. Nung naging maayos sila ulit ay sinabi niya sa akin, alam mo bang nasaktan ako? Pero surprisingly ay hindi ganun kasakit. Surprisingly, Mama Mia, ay nakakaya ko. Surprisingly, kahit tinatawagan ako ng babae niya, ay nakakapag-usap kaming dalawa ng maayos, nang hindi ako umiiyak, na para bang magkaibigan kami. Oo, Mama Mia, naging hingahan ako ng hinanakit at naging tagapakinig ako sa babae ng asawa ko, sa mga problema niya, sa mga kaligayahan niya kasama ang asawa ko. Ako naman, Mama Mia, ay patuloy pa rin sa pagtitext sa asawa ko ng mga salita ng pagmamahal, ng mga salita na punong-puno ng pag-asa na magiging maayos pa rin kaming dalawa kahit ang totoo ay wala na kami at hiwalay na. Naisip ko kasi noon, hindi pa naman talaga kami hiwalay. Oo, nakipaghiwalay siya sa akin. Oo, sabi niya hindi na niya ako mahal. Pero diba kapag ikinasal ang dalawang tao, wala namang ibang makakapaghiwalay sa kanila, kundi ang Diyos lamang o ang annulment. Hindi pa naman kami annulled. So ibig sabihin mag-asawa pa rin kaming dalawa. Kaya inisip ko na lang, Mama Mia, na karapatan ko pa rin ang mag-text sa kanya ng mga salita ng pagmamahal. Araw-araw yun, walang mintis. Hanggang sa lumipas ang halos na isang taon na ganoon ng senaryo, Mama Mia, nakasanayan ko na rin. Araw-araw ko pa rin hinihiling sa Diyos na sana ay magkaayos na kaming dalawa ng asawa ko. Araw-araw ko pa rin isinusuko sa kanya ang sarili ko at ang magiging mag-asawa naming dalawa ni Charlie.
Pero makalipas nga ang halos isang taon, Mama Mia, himala at bigla akong naka-receive ng tawag mula kay Charlie. Humihingi siya sa akin ng tulong. Ang sabi niya ay pinaghahanap raw siya ng mga pulis. Nasa watchlist kasi siya, Mama Mia, tungkol sa mga taong nagbebenta at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Mama Mia, sabi niya tulungan ko raw siya. Sabi niya itago ko raw siya. Alam mo ba kung anong ginawa ko, Mama Mia? Ginawa ko ang isang bagay na alam kong illegal sa ating batas. Pero alam kong legal at dapat gawin ng isang asawa sa kanyang asawang nangangailangan. Pinuntahan ko si Charlie kung nasaan siya, Mama Mia. Nung makita ko siya, iniyakap ko siya. Hinalikan ko siya at sinabi kong mahal na mahal ko siya. Oo, Mama Mia. Itinago ko po ang asawa ko mula sa mga pulis. Oo. Bumalik po siya sa akin. At nung nakabalik siya sa akin, Mama Mia, hindi ko po ipinamukha sa kanya ang kanyang mga naging kasalanan sa akin. Bagkos ay pinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal ko. Pinaramdam ko sa kanya na asawa pa rin niya ako kahit na itinuring na niya akong iba sa napakahabang panahon. Pinaramdam ko sa kanya na kahit na anong mangyari ay nandito pa rin ako. Hanggang sa tumawag sa akin yung babae niya. At ang sabi niya ay huwag ko na raw pabalikin si Charlie sa kanya dahil may iba na siyang nahanap. Hindi ko alam, Mama Mia, pero pakiramdam ko nung mga panahon na yon ay Diyos ang gumawa ng paraan para matapos ang relasyon nilang dalawa. Hanggang sa unti-unti, ay parang bumabalik kami ni Charlie sa dati. Hanggang sa natutulog na rin siya sa tabi ko. Hanggang sa niyayakap na niya akong muli. Hanggang sa hinahalikan na niya ako muli. Mama Mia, nung ginawa na niya yun sa akin ay inaya ko siya isang linggo para sumama sa akin magsimba. Pero hindi siya sumama. Pero hindi ako tumigil. Katulad ng ginawa ng office mate ko sa akin, Mama Mia, ay araw-araw at linggo-linggo ko siyang sinasabihan na magdasal kami at magsimba. Hanggang sa isang linggo ay bigla na lang siyang nagsabi sa akin na gusto niyang sumamang magsimba. At nun nga, Mama Mia, nun nagbago ang lahat sa amin. Nung nagkasama na kaming magsimba. Pagkatapos naming magsimba ay umuwi agad kami ng bahay. Nung nasa kwarto na kaming dalawa ay bigla niya akong hinila at niyakap. Hinalikan niya ako at lumuhod siya sa harapan ko na humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang pagkakasala. Nag-iyakan kami, Mama Mia, habang kinukumpisal niya sa akin ang pagkakasala niya. Nag-iyakan kaming dalawa na para bang noon lang namin na ibuhos ang mga tunay naming nararamdaman. Pero tinanggap ko siya ng walang pag-aalinlangan. Tinanggap ko siyang muli. Hindi dahil hindi ako nagalit. Hindi dahil hindi ako nasaktan. Kundi dahil asawa ko siya, Mama Mia. At kahit na ano pa man ang nangyari, at kahit na ano pa man ang nagawa niya sa akin, at kahit anong sakit pa man ang naidulot niya sa akin, ay mas pinipili ko pa rin ang patawarin siya. Dahil naniniwala ako, Mama Mia, na lahat ng kasal ay itinakda ng Diyos. Na lahat ng kasal ay dapat pinaglalaban at dapat inilalapit sa Diyos. Naisip ko noon, Mama Mia, na ito na ang sagot sa lahat ng mga dasal ko. Halos 2 taon din akong nagdasal sa Diyos, Mama Mia, araw-araw walang mintis. At ngayon nga, masasabi ko na naging maayos na ang lahat sa amin. Oo, Mama Mia, hindi pa rin perpekto ang pagsasama namin. Meron pa rin mga pag-aaway. Meron pa ring mga tampuhan, meron pa ring mga kasalanan. Pero araw-araw po pinipili naming patawarin ang isa't isa. At ako naman, Mama Mia, ay pinipili kong maging isang mabuting asawa. Maging isang may bahay na hindi talak ng talak.
maging isang may bahay na maintindihin, maunawain. Hindi ko alam kung applicable ito sa lahat. Pero sa tingin ko, Mama Mia, yun po ang naging dahilan kung bakit ngayon ay masasabi kong mas maganda at mas maayos na ang pagsasama naming dalawa ng asawa ko. Mama Mia, nasasabi ko ngayon na lahat ng pagsasakripisyo ko ay worth it po. Lahat ng mga iniyak ko ay ito na ang kabayaran. Masaya na po ang pamilya namin. Tinanggap po siyang muli ng mga anak ko dahil hindi ko naman tinuruan ang mga anak ko na magalit sa tatay nila. Mama Mia, yung anak niya po sa labas ay sinusustentuhan po namin. Maging yun ay tinanggap ko rin ng buong buo. Kahit bunga siya ng pagkakasala sa akin ng asawa ko. Alam ko na marami ang magtataas ng kilay. Alam ko na marami ang magsasabi na kung sila ang nasa kalagayan ko ay baka pinakulong na nila ang asawa ko o baka naghanap na sila ng iba. Pero ako kasi naniniwala, Mama Mia, na lahat ng laban, lalo na yung mga mahihirap, ay hindi naman dapat natin laban kundi laban ng Panginoon. Kaya sundin natin kung ano ang kalooban niya. Lahat ng sakit, lahat ng pagod at hirap na ating nararanasan dapat ay idinudulog lang natin sa Kanya. At yun ang ginawa ko. At yun ang dahilan kung bakit nandito kami ngayon ng asawa ko at magkasama pa rin na nagmamahalan sa isa't isa. Maraming maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ng buhay namin ng aking asawa. Nawa po ay marami akong na-inspire na mga may bahay at mga mag-asawa na sana ay papasukin nilang Diyos sa kanilang relasyon. Nang sa ganoon, kahit anumang pagsubok, alam nila na hinding-hindi sila matitinag at hinding-hindi sila matatalo. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Elaine. Napakaganda ng kwento ng buhay mag-asawa ni Elaine. Oo, marami siyang pinagdaan ng hirap. Tama naman siya. Lahat ng hirap na ating dinaranas dito sa mundo, kapag sinusolo natin, panigurado hindi natin kakayanin. Kapag hindi natin ipinagpasa Diyos lahat ng ating nararamdamang sakit, lahat ng ating nararamdamang hirap, pagod, lahat ng yun makakapagpatumba sa atin. Lalo na kung hindi natin hinihingi sa Diyos ang kanyang tulong. Lagi lang namang nandyan ang Diyos para sa atin. Pero kailangan nating lumapit sa Kanya. Kailangan nating humingi ng tulong sa Kanya. Para nang sa ganon ay matulungan niya tayo. Sabi nga niya, "Seek and you shall find." Sana po ay na-inspire kayo sa sulat at sa kwento ni Elaine. Kung nagustuhan niyo ang kwento ng kanyang buhay, paki-like at paki-share ng video na ito para marami tayong ma-inspire sa kanyang kwento. At sana rin, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click the subscribe button, click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong episode na i-upload, which is amin pong sinisikap na araw-araw. Nawa po ay pakinggan nyo rin at panoorin nyo rin ang ibang mga kwento na nandito sa ating mga link na nasa inyong screen o di kaya ay i-click nyo lang po ang ating pangalan sa baba, yung Mama Mia CDO. Pagkatapos ay doon makikita nyo na po ang lahat ng ating mga previous episodes na baka meron pa po kayong hindi napanood. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-share. And syempre po, huwag niyo pong kalimutan na sana kung meron kayong sarili niyong kwento ng buhay, ay i-share niyo po yan sa akin. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming maraming salamat sa inyong suporta at magandang magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong Mama Mia.